Yes. Huwag na huwag mong ilalabas yan. Oo naman, hindi naman ako tanga, Lily. Alam mo, para kasi maging maayos ang trabaho natin. Maging team player ka. Lily, mas madalas kasi nagtatrabaho ka mag-isa. Okay, basta huwag mong ilalabas yan. Tuloy ang plano natin. Hindi po kaya sinisigurado lang talaga ni Ma'am Lily ang kalusugan ni Mr. President, taling o ring. Ako, Diyos ko. Alam ko naman yun eh. At naiintindihan ko yun. Pero kanina nung tinatanong naman namin siya, abay, bigla siyang nagalit at parang napikon ata. Pero gusto ko rin ipaalala sa'yo na huwag mo kaming ipapagalaw kay Mary Lily dahil hindi ako tanga. Excuse me lang po, magtatanong lang po sana kami. May kumuha na po ba sa labi ni Krista Sandoval? Kayo ba ang kamag-anak? Ah, hindi. Sa barangay kami. Makilala lang namin si Krista tsaka si Whiskey. Kami ang mga tsahin ni Whiskey. Kayo na rin po ba ang kukuha sa labi ni Krista? Hindi. Hindi namin siya kaano-ano. Saka nang dahil sa kanya, namatay ang pamangkin namin si Whiskey. Eh, baka naman po pwede nang sinigay sa pamilya niya na nandito po yung katawan ni Krista. Kawawa naman kasi si Letlet, yung anak ni Krista. Mas lalong hindi namin kukupkupin yun. Hindi namin kaano-ano yun. Mami! Mami! Letlet? Excuse me, ma'am. Ma'am, wala pa pong kumukuha ang kamag-anak nun sa isang bangkay. Eh di kung wala, pakinabangan na natin yan. Pagsaklaan na para makabawi tayo. Sandali, ilan bang patay pinagsasaklaan natin ngayon? 11 sa mga bahay-bahay at ilang barangay. Tapos 2 dito sa punerarya natin. Eh, dad, nasa na ba sila Tita Ellen tsaka si Clarice? Ay, yun, nandun sa punerarya. Naayos yung negosyo nila. Ba't ba gustong gusto niya yung funeraria na negosyo na yan? What do you mean? Eh, kasi dad, parang ang negative ng vibes eh. Tsaka hindi naman bagay sa image natin yan eh. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit yan yung negosyo niya, funeraria. Isa lang ang dahilan. Pera. Tungkol kay Diana. Diana? Bakit? May problema kayo ni Diana? Nararamdaman ko kasi na hindi ako gusto ni Diana. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Malay mo naman, Elizabeth. Ganun lang siya talaga mag-alaga sa presidente. Naku, hindi po. Para po siyang ibang tao. Napakalamig po niya. Strikta. Nakakatakot na po. Matagal ko na napapansin, bago pa tayo ikasal, na malayo ang loob niya sa akin. May naisip ka bang dahilan kung bakit nangyayari to? Wala. Maayos naman ang pakikitungo ko sa kanya. Kahit na nung tinulong mo ko kayo para kalabanin si Cabrera. Sana magkaroon na ng resulta ang pag-iimbestiga ninyo kay Lily. Oo nga, Sekretary. Pati ang household staff, may napapansin na rin kakaiba kay Lily. Anong ibig mo sabihin? Nilapitan ako ni Elizabeth. Sinigawan daw siya ni Lily. Pati sina Aling Aureng, iba na rin ang pakikitungo niya sa kanila. At bakit niya gagawin yun? Eh, hindi ba dapat kaya pinakikitunguhan niya ng tama yung mga tao niya? May binabalak yan si Lily. Matalino ang tao niya. Lahat ng galaw niyang kalkulado. Pero ano ang binabalak niya?
Kung alam mo lang kung gaano kumukulo ang dugo ko sa tuwing nakikita kita, Diana, nakakairita ka na. Kung makaasta ka, akala mo ikaw ang reyna ng palasyo? Pwes, hindi ko na patatagalin ang pang-aasta mo dahil tatanggalin na kita sa palasyo. Nire-ready lang kita. One of these days, pwedeng tubawag ako o si Lily Hidalgo sa'yo. May naisip ko na ba kung sinong gusto mong ipalit sa posisyon ni Diana kung sakala yung manggagaling sa atin? Marami akong pinagpipilitan. Kailangan yung kagalang-galang, respetado, higit sa lahat, demonyo na katulad ko. Sino, Miss Lily? Si Judge Arturo Padua. Now, that's an honor. I'll go straight to the point, Art. Magkakilala naman tayo. Gusto kong kontrolin ang gobyerno sa pamamagitan ni Lily Hidalgo. Bakit ako? Alam namin na ikaw ang perpektong tao para magawa ito. Naniniwala kami sa iyo. We know that you know how to navigate to the corridors of power. Judge Arturo Padua is a decent lawyer. Kumakampi siya sa mga inaabi at hindi siya mukhang pera. Hindi mukhang pera ang sakim na yan. So what changed? Hindi nagbago ang isip niya, Jacob. Ganun na siya mula umpisa. Tinan mo pati ikaw nalila niya. Clearly, you know something I don't. Ano ang pagkakakilala niyo sa kanya? Jacob, tuso ang demonyo na yan, Jacob. At hindi lang tuso. He is a cold-blooded killer just like us. Peter? The classic example is the case of Tomas Tuazon. Tomas Tuazon? The drug dealer. Pinakulong niya. Exactly. Therefore, in the light of the foregoing facts and circumstances, accused Tomas Tuazon is hereby declared guilty. Panghabang buhay ko nang pinakulong ang kompetensya mo. Nasaan ang kabuuan ng bayad ko? Ang hirap sa'yo, Pando. Masyado ka nagmamadali. Nabaro, malaking isda ang ipinakulong ko para maghari ka. Huwag kang mag-alala. Personal kong ibabalik sa'yo ang bayad mo. You better. Maylin, makipagkita ka dun sa kano na kontak ko sa Copper Plate Restaurant. Hindi yung malayo dito. Less than 30 minutes. Yes, Miss Lily. 5 bilyong piso ang halaga ng droga na ipapasok na dito sa Pilipinas. Kaya hindi ko mapahawak kay Ernesto o kay Juan. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Salamat sa tiwala mo, Miss Lily. Pero, kailangan pa rin mag-ingat ka. Huwag kang basta-basta o-o-o sa alok ng kanuna yan.
Huwag kang mag-alala, Miss Lily. Pag-iisipan ko na mabuti ang mga offers nila bago ko ibigay ang akin. Napag-usapan na rin naman natin ang mga pamantayan mo. Balitaan mo na lang ako. Mag-ingat ka, Maylene. Yes, Miss Lily. Major Basco, si General Oligario to. Si Maylene. Palabas ng palasyo. Lieutenant Mendoza, inaasahan ko na magagawa mo itong misyon na to para sa task force nila. Yes, sir. Makakaasa kayong makakakuha ko ng sapat na ebidensya laban kay Maylene Young. Kasi dito ka naman na tayo ng magiging magulang ni Letlet. Oo, mahal. Kailangan niyo tayo. Pero mahal, nakakalimutan mo na meron tayong trabaho. Busy ako sa barangay, tapos ikaw, meron kang malaking kasong inaharap ngayon. Baka naman mapabayaan natin si Letlet. Ano ka mag-alala? Lahat naman ng bagay eh. Kapag ginusto, may paraan. Malay mo, si Letlet na ang binigay sa atin ng Diyos bilang tugon sa lahat ng dasal natin na magkaroon ulit ng anak. You know, Mr. Wells, I'm not here to fool around. So I will go straight to the point. How much can you give Miss Lily Ann Cortez? 30%. Make it 40%. Then, we have a deal. Deal. Sir, galing kay Mendoza. Padala niyo sa Interpol to. Alamin niyo kung sino ang taong yan. At kung saan bansa siya galing. Maayos naman naging meeting namin, Miss Lily. Umayag siya sa 50% share ninyo. Darating ang mga kargamento 7 days from now. Sir, may report ka po galing sa Interpol. Siya si Jonathan Wells. Matagal nang pinaghahanap ng Interpol yung drug lord niya. Big time ang kausap ni Maylene. Sir, konektado ang sekretary ng First Lady sa droga. Kaya malamang siya rin. Kailangan malaman ng General Oligario to. Big time ang kliyente na yan. At dahil nakayanan mo makipagtransaksyon sa kanya, makakaya mo na rin ang mga ibang bigati nating kliyente. Hawak ko na po ang report mula sa Task Force Aguila. Go ahead, James. Kumpirmado na isang big time foreign drug dealer ang nakausap ni Maylene. Si Howard Grant Wells. Papaalam ba natin to sa Presidente? Anong sasabihin natin sa kanya? Wala pa naman tayong hawak na ebidensya. Sasabihin lang ni Lily sa kanya na hindi niya alam kung sino mga kinakausap ni Maylene. Kaya kailangan nating humanap ng mas maraming impormasyon. Ng mas mabigat na ebidensya na hindi maaalarma ang First Lady at si Maylene. Hindi tayo lalapit kay Presidente hanggat wala tayong ebidensya na hahawakan. James, laliman mo ang pag-iimbestiga. Baka may makuha kang impormasyon na maglilink sa unang ginang dyan sa Mr. Wells na yan. Yes po, General. Ombudsman Castillo, tungkol saan itong tawag na to? Gusto ko lang po kayo makausap tungkol kay Secretary Delphine Borja. Secretary Borja? Yes, Mr. President. Tungkol sa isang anomalya na nakita namin sa records niya nung siya ay director pa ng CIDG. Sigurado ba kayo sa sinabi ninyo? Well, base po ito sa mga records na nakita namin tungkol kay Secretary Borja noon. Magpapatawag ako ng meeting bukas. Yes, Mr. President. May problema ba, Oscar? Oo. Makipag-meeting ang ombudsman sa akin bukas. Narinig ko tungkol ba kay Secretary Borja? Oo. May nagreklamo ba sa kanya? Huwag naman sana. Napakabuting tao ni Secretary Borja. Thank you.
ganda nyo namang tingnan. Para kayong isang buong pamilya. Salamat po. Salamat po. Mr. President, tapos na po kayo kumain? Ako na mag-aasikaso kay Oscar. Bumalik na kayo sa kusina. Bakit po pinaali sila, Aling Aurel? Nandito naman ako. Kumusta na investigasyon ninyo kay Maylin? Lo, tuloy pa rin po ang surveillance na Captain Marquez kay Maylin. Mabuti kung ganun. At sana tama lahat ang hinala natin sa unang ginang. Kailangan mo na maghanda. May meeting ka. Meeting? Kaninong meeting? May meeting ka sa Ombudsman tungkol kay Secretary Borja. Ah, oo nga pala. Lo, kamusta po ngayon ang presidente? Maayos naman ang Pangulo. Pero may napapansin kami kakaiba sa kanya. Na ano po? Madalas siyang mahilo, manghina, at minsan napapansin namin na parang wala siya sa sarili. Ang sabi mo sa akin sa telepono, may nakita kayong irregularities sa serbisyo ni Secretary Borja nung CIDG Director pa siya. Yes, Mr. President. Si Dennis Fuentes at si Kathleen Rego ay lumapit at dinisclose ang impormasyon na involved si Secretary Borja sa illegal drugs. At konektado din siya dati kay Tomas Tuaso. Sigurado ba kayo ito? Ano yung mga inutusan dati ng mga tauhan ni Tuaso upang ibigay ang pera kay General Borja? Pero hindi naman niya tinanggap yung pera. At ang gusto po niya, Mr. President, ang bayad sa kanya ni Mr. Tuason ay idiposito sa isang account sa bangko. Ako sasakay ang pangyayon ng pag-imbestiga namin kay Lili. Sir Ramin, bakit naman kayo naimbestigahan yung unang ginang? Saan siya ka naliwala? Classified ang impormasyon na yan. Pasensya na. Gawin talaga sa gubiyan. Hindi. Hindi pa rin ako naniniwala. I understand na malapit kayo kay Secretary Borja, Mr. President. Bukod sa malapit ko siyang kaibigan, pinag-aralan ko ang files niya. Tapat sa serbisyo si Secretary Borja bilang opisyal ng PNP. At walang nadikit na anomalya sa kanya. I will present all the evidence. Go ahead. Pero alam kong inosente si Secretary Borja. With all due respect, Mr. President, and if it's true, hindi porket kaibigan ko si Secretary Borja ay poprotektahan. Pipiliin ko pa rin ang katapatan sa bayan kaysa sa katapatan sa kaibigan. Kaya gawin niyo ng lahat para matapos nitong pagsisiyasat niyo sa kanya. Expedite this, Ombudsman. Yes, Mr. President.